All of you guys are feeling good and doing better. Welcome back to our YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Grace Chua. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please consider to subscribe my channel. Click the bell notification para updated po kayo sa lahat ng mga upload content ko or videos ko. You can also share para makatulong sa iba na naghanap ng trabaho at gustong makapagtrabaho abroad. And you can leave your comment, question, suggestion down below the comment section. At gagawin ko po ng video. And again, to all disclaimer, I am not an agent. I am not connected sa lahat ng mga agency na namimension ko. So, hindi po kayo pwede mag-apply sa akin kasi hindi nga po ako agent at magka-question po ako ng mga agency na namimension ko kung magpaprocess ako ng application nyo, kung tatanggap ako ng mga aplikante. Yung trabaho ko po is mag-research. Gumagawa ako ng mga content sa mga tanong nyo sa akin. Sa mga request nyo sa akin, ginagawa ko po yan ng video para makatulong sa inyo, para magbigay po sa inyo ng ideas at saka mga guide. So again, hindi po kayo pwede mag-apply sa akin. So my content includes process and procedure on how to apply online, provided a license that was verified under POEA, provided the agency address for you to visit their offices for more information, clarification, and successive question. And also, share the ideas, guide, and tips as an OFW. So, yung content natin for today is most requested from my subscriber and followers from TikTok. But before that, gusto ko po magpasalamat sa inyo sa lahat ng suporta. Sa lahat ng sumusuporta sa channel ko from different social media platforms, maraming salamat po sa inyong lahat. Wala po ako dito kung hindi po dahil sa inyo. So, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagtangkilik, panunood, at pag-aabang sa mga ina-upload kong content. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Daghang salamat. Salamat nga dako sa iyong tanan. Lamang po sa mga mag-apply, dapat nakahanda kayo physically, mentally, and spiritually. And also, prepare your primary requirements such as the passport, NBI clearance, PSA, SSS employment history, and PO certificate. So, yung secondary requirements, yung agency or sila na po yung magbibigay sa inyo ng instruction upon your application. So, now, let's proceed sa main content ko or topic ko for today, which is how to apply at Ipams or paano nga ba mag-apply sa Ipams. So, you have three options to apply. The first one, go to the website. The website is provided at the screen. And apply using the job seeker page. Number two, download the Ipams mobile app for free via Apple Store for Apple user or Google Play for Android user. And the number three, email your CV and initial requirements on the following email addresses. For technical, skilled, and unskilled workers, the email address is provided at the screen. For fast food supervisor and or fast food workers, the email address is provided at the screen. For manufacturing workers, the email address is provided at the screen. So, before we gonna proceed, disclaimer lang po, hindi po ako connected sa Ipams at sa lahat ng mga agency na namimension ko. So, lahat po ng mga request nyo, lahat po ng mga tanong ko is ginagawan ko po yan ng video, ginagawan ko po yan ng content para makatulong sa inyo at masagot ko lahat ng mga katanungan nyo at lalong-lalo na matulungan or mabigyan kayo ng ideas and also the guide sa mga gusto magtrabaho abroad. So again, I'm not an agent. Hindi po ako connected sa mga agency. And now, so pa, sa mga mag-apply naman po, ito ang kailangan nyo. Or what you need to know, first, get your passport, renew your passport before it expire, renew your NBI clearance ASAP, keep your academic documents such as diploma, training certificate, Form 137, transcript of records, and tax. And then, before you resign from your current work, make sure to get your certificate of employment or the COE.
For those working overseas and planning to work in Canada, process your foreign police clearance before you exit the country. And then the last one, get an international driver license if you plan to buy a car for personal use in Canada. Enroll in a driving school. Some jobs require driving skills and license. About IPAMS agency, license number POEA-247-LB-120911-PA. License status, valid license. Status date, December 19, 2011. Expiration date, April 11, 2024. For other details such as the agency address, email address, telephone number, and the personnel is provided at the screen. Reminder, IPAMS agency charges absolutely zero fees from all Filipino workers. San siya na? Nabubulol ako. Pang ilang ko na bang take na to? Kasi, chika muna tayo. Cut muna ako sa content ko. Hindi pa sana ako magka-record kasi yung upload content ko is 5 days ago pa lang. Yung mga followers ko sa TikTok na nagsasend sa akin ng CV nila, hindi ko nga yung pinaprocess. So, of course, hindi ako nagre-reply sa kanila. Hindi ako nagsasend back sa kanila. Tapos, since hindi ko pinapansin yung ibang mga messages nila kasi busy din po ako. Again, sinabi ko na po sa inyo, the first week and then the last week of the month is busy po ako. So, medyo okay po yung schedule ko every second and third week of the month. So, sabi ko, ano ba yan? Sinabi ko na kaya sa kanila na busy ako every first and then the last week of the month. Pero, nagmumulit pa rin. So, yun. Napilitan nila ako mag-record. Sorry. Napilitan nila ako mag-record para sa'yo kung nanonood ka. Para to sa'yo. Kasi sabi niya, Miss, bakit hindi ka sumasagot? Miss, ang dami kong send na email sa'yo. And then yung last niyang email, sabi ko, again, I am not an agent. Hindi ka pwede mag-apply sa akin. Hindi ko ipaprocess yung CV mo, your application mo. Kasi magka-question ako sa mga agency na pinag-applyan mo or na-mention mo or gusto mong pag-applyan. Sabi niya, ayaw nga pala, no? O sige, Miss, hintayin ko na lang yung content mo, next content mo. Mag-record ka, ha? Para yung experience ko daw is, or para makapag-apply daw din na daw ako. Kasi yung last, yung experience niya is, na-upload ko na, I think, 2 to 3 weeks ago pa. So sabi niya, Miss, yung work experience ko ba is may bibigay niyo po ba within this week? Sabi ko, I'm not sure kasi hindi naman ako yung may-ari ng website, which is the Department of Migrant Workers under POEA. At saka hindi din naman ako yung may-ari ng mga agencies abroad, sa mga kumpanya sa abroad na sasabihin ko, oy, ito siya, ganito yung trabaho niya. Kailangan magbigay ako ng trabaho niya sa Pilipinas para makapag-apply siya. Hindi po ganun. So, lahat po ng mga application, lahat po ng mga trabaho na i-upload ko, meron pong duration of application yun. So, again, sinasabi ko po sa inyo, kung mag-upload po ako, dapat mag-apply po kayo agad kasi 1 to 2 months lang po yung processing nila. So, swerte na lang po tayo kung merong agency or kumpanya na nag-antay 1 to 2 months. Swerte na lang po yung ganun. Pero mostly talaga is 1 month lang yung duration nila sa mga websites, sa mga website or sa mga pinopost nilang trabaho. So, proceed na po tayo. Huwag naman po sana ako mabulol. Sorry. So, again, reminders. For IPAMS agency, hindi po sila tumatanggap ng mga charges or hindi po sila tumatanggap ng bayad or like mga placement fee. Wala pong ganun sa agency. Wala pong ganun sa IPAMS. So, this means no placement fees, no processing fees, no salary deduction, and no exemption. For manpower polling, beware of illegal recruiters, scammers, and human traffickers. So, gusto ko lang po mag-share sa inyo.
being an OFW, alam ko po yung pakiramdam na magpa-process pa lang. Adun po, pagdadaanan nyo yung hirap, pagod, puyat, at saka problema sa pera. Kasi, andun na yung, syempre kung may pupuntahan ka, may mga pupuntahan ka, mga ahensya, of course, kailangan mo ng pera. Kailangan mo, means, ako nga, sa part ko na lang ha, tinitipid ko talaga yung sarili ko, na inisip ko na, kakain ako pag gabi na. Kakain ako pagkatapos ko nang i-process lahat within this day. Kasi inisip ko, kung bili ako ng bili, what if maubos na agad yung pera kung hindi pa ako tapos sa pag-process ko? So, again, alam ko yung pakiramdam ng ganun. Kasi pinagdaanan ko yun eh. Napagdaanan ko yung napuyat ako. Napagdaanan ko yung nawala ako. Nawala ako at napagastos ako. Hindi ko yung makakalimutan nung meron akong schedule sa UN. Pumunta sa ano ko na yun, sa NDI. Dapat katapos ng red ribbon ko is may kailangan pa akong habulin na schedule. Yung ginawa ko is sumakay ako ng LRT. Which is hindi ko pala kailangan sumakay ng LRT kasi lalakarin ko lang, parang iikutin ko lang yung dalawang kanto na yon at makakarating na ako sa ehensya na kailangan kong habulin yung schedule ko. Ay nako, sumakay pa talaga ako, tas bumalik na naman ako kasi yung napagtanungan ko, sabing ganun, I miss, bumalik ka sa UN. So yun, na-experience ko na wala, na nalito sa daanan. Kasi totally, hindi po ako sanay sa Manila. Yung pagpupunta ko ng Manila is sa isang place lang talaga, hindi yung lilibot-libotin ko. Kasi diba, magulo sa Maynila, maingay, matraffic. So, pagpupunta ko ng Manila is stay lang talaga ako in one place. So, during my application, ang dami kong mga pinupuntahan, ang dami kong kailangan puntahan para sa application ko. So, yun, naranasan kong mawala, naranasan kong gumastos, naranasan kong tipirin yung sarili ko, pagod, puyat at hirap. Pero, para po sa inyo, patuloy lang kayo. Go lang. Kasi hindi naman for lifetime yung paghihirap nyo eh. Yung pinagdadaanan nyo. Parati nyong isipin or parati nyong babalikan yung dahilan kung bakit nyo pinili na mag-abroad. Kung bakit nyo pinili mag-process at gusto magtrabaho abroad. Kasi may pinagdadaanan kayo. May gusto kayong marating. At may gusto kayong tulungan, hindi lamang para sa sarili ninyo and of course para sa pamilya niyo sa Pilipinas. So, ano lang tawag doon? Tiyaga. Tiyaga at saka tiwala sa sarili. At saka tibay ng loob. Yan yung puhunan bilang isang OFW. I hope nakatulong po ako sa inyo at nagbigay po ako sa inyo ng inspirasyon para mas lalong maging matatag pa kayo sa mga pagdadaanan nyo. Kasi hindi lamang po natatapos yung pagdadaanan nyo during your application in Manila. Pagdating nyo po sa abroad, marami pang pagsubok yung pagdadaanan nyo bilang isang OFW. Pero sige lang, yung gawin nyo lang is yung pagdadasal, pananampalataya. Yun lang yung kung saan sandata ninyo para mas maging matatag kayo sa lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan nyo at pagdadaanan nyo pa bilang isang OFW. I hope na nakatulong po ako sa inyo. At sa mga natulungan ko, masaya po ako na nakatulong ako sa inyo. Masaya po ako na nandyan na kayo, nandyan ka na. Sana matapos mo yung kontrata mo, matapos mo yung kontrata nyo. At patuloy pa rin po akong tutulong sa inyo through my research and share my opinions and guides and thoughts. So, parati po akong lahat po ng mga request nyo, lahat po ng mga tanong nyo, hindi ko man po yan mabasa agad-agad, pero mababasa ko po yan at gagawin ko po ng content yan para patuloy pa rin po ako makatulong sa inyo. So, that's it for today. Salamat sa panonood, pakikinig.
And again, tall disclaimer, I'm not an agent. I'm not connected sa lahat ng mga agency na namamention ko. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please consider to subscribe my channel. Click the bell notification para updated po kayo sa lahat ng mga upload content ko. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Have a great day. Goodbye for now and be safe everyone. Bye!